hinuhubog at patuloy na hinuhulma sa aming pananampalataya at pagsisilbi bilang mga alagad ni Kristo. Almost
the Church of Evangelical Church. And now, this is the only conference na among ibisita. Bigyan na lang kami ng patungan ang magagawa ng lahat. Hindi lang talaga ang conference. And tomorrow, we will be going to Palamba. And then the next day, we'll be in Lipa. And then the last church we will be visiting is the Cosmopolitan Church. The Divinity School has survived through partnership
with our local churches and conferences. Dahil mahalaga sa Silliman University, ang Divinity School at ang partnership nito sa ating mga kasimbahanan, may 50% na subsidy ang bawat estudyante na nasa good standing at indoors na kanilang local church and conference. Tama! Naalala niyo ba? Ang classmate kong nagkasakit, sino ba yun? Si Erica. Na-enjoy din niya ang 50% discount sa hospital fees sa Divan University Medical Center. Sa Divinity School, hindi lang ang mahusay na academic program ng Silliman University ang matatanggap ng isang estudyante. Dahil dito, ang paglilinaw ng mabubuting future pastors at mga tao simbahan ang isang napakahalagang layunin nito. Siniseryoso nito ang spiritual formation upang papanlay ng ating relasyon sa Panginoon. Bahagi nito ay ang worship life o pagsamba. Kasama na ang banding. Uy, may dalawang pilihan.
Bachelor of Theology. So, pag sa tanong na kung sino ang pwedeng pumasok sa DS, ang simple sagot, sino man sa iglesia na may panawagan na mag-alay ng kanilang buhay at serbisyo sa dulang ng Ama. As faculty of the Liturgy and Church Music Program, we try to equip our students with traditional and contemporary hymns. And we also strongly encourage our students to appreciate the wealth of influences from the indigenous as well as our Asian neighbors. The instrument that you see before you is named angklung. It is a traditional bamboo ensemble from Indonesia.
pwede kayong sumalik sa Divinity School Students Assembly para matuto yung program at mag-organisa ng programa para sa community. Mga skills na kailangan ng mga future pastors. Bukod dyan, may university-wide na University Christian Life Emphasis na hindi nila ubos every semester. Sa panahon ito, nag-volunteer din ang mga DS students sa pag-facilitate ng mga Bible study para sa ibang mga colleges. Teka, huwag niyong kalimutan ha, na pwede rin silang sumali sa mga cultural groups ng Divinity School tulad ng Seminary Choir, Seminary Singers, Hugka, bakit mo magdudula? O diba, busy masyado, pero ang saya kasi talagang magpapanday ang aming kaalaman at kakayahan. Ibang aspeto na ministry ng simbahan. Ang goodies naman ay nakikita kada taon ang mga alumni ng DS para sa Church Workers Convocation. At sila nga ang punta ng lahat. Kaya naman, parang mega reunion every year. Meron PBR, Sports Fest, mga speaker, Nagonia Award, at worship. So lahat kami may iba't ibang committees na salihan at tuturuan. At ang pinaka-challenging ng committee ay ang cultural. Kasi susubukan namin sa tula ang tema para sa taong iyon sa isang original na production. Uy, alam mo, yung isang Kristo sa amin naging artista sa isang play. At ito, 2003 pa yata. Yung Kalandrakas! That tackled several urgent issues. No, 2003. Sige, ipakita natin sa kanila ang isang excerpt mula sa Kalandrakas. Manopolo.
Okay! Sumasali ba sa Bible study? My memory verse for tonight is John chapter 14, verse 15. If you love me, you will keep my commandments. Okay! Always active ba sa church activities? Tumutulong sa BCS, sumasali sa choir, CYF president. Okay! High grade ba sa eskwela? Vicente Comilos? This other guy, I eventually had to
na unti-unti na pala ako inilalabas from the great circle of life. Masakit to be disowned by your congregation, more so by your own family. Bye.
support ako sa akin.